Hello at welcome sa Money Talks TV. Ang vlog po na ito ay tungkol sa behaviors o qualities ng isang successful na entrepreneur. At kaya po sa mga nagnanais na maging entrepreneur, nako, kumuha na po kayo ng inyong notebook at ballpen at isulat niyo po ang mga mahalagang ugali, pag-uugali o kalidad ng isang negosyante na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At hindi lang po sa mga nagnanais maging entrepreneur, ganun din po sa mga individual na gustong mabago ang kanilang buhay. Hindi po kasi totoo na ang mga successful na negosyante ay ipinanganak na negosyante agad-agad. Sa katunayan po, kahit sino po ay maaaring maging isang matagumpay na negosyante at yun po ay dahil sa ugali, pag-uugali o kalidad na dapat mayroon ng isang entrepreneur na tatalakayin po natin sa vlog na ito. Kaya po inaanyayahan ko po kayong tapusing panoorin ang video na ito upang malaman niyo po ang 10 behaviors, qualities na dapat mayroon ng isang negosyante. Siyempre po, ang entrepreneurship ay hindi para sa lahat, ngunit may mga particular na pag-uugali na dapat mayroon ng isang negosyante at kinakailangan upang magtagumpay sa mataas na kompetensya sa mundo ng negosyo. By the way, itong artikulo pong ito ay nailathala o naipublish na sa Magnegosyo Tayo Magazine. At syempre po, ang author o ang may akda ay walang iba kundi ang inyong Kamani. At ngayon nga po ay ibabahagi ko sa inyo dito sa vlog na ito. So disclaimer muna po tayo bago po ang malupit na talakayan. Ako po ay hindi expert at wala po akong business degree. Ang tanging layunin ko lang po ay ibahagi ang impormasyong aking nahalukay na naging gabay ko po sa aking journey sa mundo ng pagninegosyo upang umunlad o umasenso. Ang impormasyon pong ibabahagi ko ay hindi isang garantiya na kayo bilang isang negosyante o individual ay magiging maunlad sa mundo ng entrepreneurship. Sapagkat ang pag-unlad o pag-asenso po ng bawat isa ay depende sa ating mga sarili. Gayunpaman, maaari nyo pong gawing gabay ang mga tips na ibinabahagi ko dito dahil sabi ko nga po, ang mga ito po ay naging gabay ko na sa mundo ng pagninegosyo. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin or kung bago pa lang po kayo sa aking channel, Manny Alambra po ang inyong Kamani. Isa po akong entrepreneur, OFW at author. So ano-ano nga po ba ang mahalagang pag-uugali, behavior o qualities ng negosyante na dapat taglayin ng sino mang interesado sa pagsisimula ng isang negosyo o ng isang negosyante upang maging successful? Behavior number 1, independence. Ito ang pinakakaraniwang denominator ng lahat ng mga negosyante. Gusto po kasi nilang sakupin ang kontrol ng kanilang hinaharap o kinabukasan kaya nagpasya sila na maging kanilang sariling mga boss sa halip na nagtatrabaho sa ilalim ng isang amo, boss o mamasukan bilang empleyado. Ang isang negosyante ay may isang malakas na pakiramdam ng kalayaan at magpatuloy sa isang layunin na iyon ay upang kumita ng pera sa pamamagitan ng kanyang sariling paraan at pagsusumikap. Behavior number 2, persistence and determination. Ang mundo po ng entrepreneurship ay puno ng may parehong tagumpay at kabiguan. Ang isang mahalagang kalidad ng isang matagumpay na negosyante ay ang tiyaga. Upang magpatuloy gawin ang kanyang layunin sa kabila ng ilang mga sagabal at hadlang na maaring makatagpo niya sa daan tungo sa tagumpay. Ang pagtitiyaga at determinasyon ay pinukaw ng isang nagliliyab na pagnanais na makamit ang kanyang mga layunin na tagumpay sa kanyang piniling larangan ng negosyo. Behavior number 3, self-confidence. Kasabay ng kalayaan, ang isang negosyante ay nagtataglay ng tiwala sa sarili. Naniniwala sila sa kanilang mga kakayahan at tinitiyak na ilagay nila ang kanilang makakaya sa kanilang particular na pagsisikap at gayon din, inaasahan ang pinakamagandang mga resulta mula dito. Ang mundo po kasi ng negosyo ay lubos na mapagkumpetensya at hindi ito isang lugar para sa mga mahihina ang loob. Ang paniniwala sa isang tao ay napakamahalaga sa pagkamit ng anumang layunin, lalo na sa mundo ng entrepreneurship. Behavior number 4, creativity. Sa mundo po ng negosyo, kailangan mong maging malikhain at huwag maging kampante lamang upang umangat ka at manguna sa mga kakumpetensya mo sa negosyo. Kaya kailangan mo talagang maging napakamalikhain. Dapat kang makagawa or lumikha ng mga bagong ideas, gayon din sa paghanap ng mga bagong paraan upang malutas ang mga problema. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, maaari mong matiyak na manatili or manguna ka sa mga kompetisyon. Ang mga taong malikhain ay likas na mausisa, matanong, matalino, and highly flexible kung mag-isip
They are strongly observer sa kanilang kapaligiran at mayroon silang matang mapagmasid sa mga bagong kalakaran o trend na maaaring posible sa isang business opportunity. Behavior number 5, organized and goal-oriented. Ang isang negosyante ay alam ang halaga ng samahan sa gawaing pangnegosyo. Ang lahat ng pagsisikap ay dapat na nakatuon patungo para makamit ang goal o layunin. Ang isa pong mahusay na negosyante ay organisado ang bawat mga galaw. Ginagawa niya yun upang mas kaunting oras at ang iba pang mga resources ay magamit sa pagkamit ng layunin. At ang layunin ito ay ang pinakamagandang inaasahang resulta. Ang isa pong mahusay na negosyante ay may kakayahan upang mapagsama-sama ang kanyang mga pinagkukunan. Behavior number 6, visionary. Ang isang negosyante ay may pananaw para sa kanyang hinaharap. Siya ay ginagabayan ng kanyang pananaw sa lahat ng bagay sa kanyang gawaing pangnegosyo. Ang kanyang vision ay maaaring para sa pangmadalian o pangmatagalan. Karamihan po kasi sa mga negosyante na aking naobserbahan, lalo na sa mga baguhan pa lamang, ay wala po silang short-term at long-term goal. Ang lahat ng vision na ito ay upang magtagumpay sa huli sa pagpapalawak ng isang negosyo. Behavior number 7, risk-taking and tolerance for failure. Napapagtanto po ng isang mahusay na negosyante na ang pagkawala at pagkabigo ay likas sa anumang pagsisikap sa negosyo. Kaya ang isang negosyante ay dapat laging handa sa paggawa ng calculated risk o kalkuladong mga panganib at harapin ang anumang mga kahihinatnan na maaaring magkaroon ng mga panganib. Ang mga negosyante ay dapat magkaroon ng lakas ng loob upang harapin ang kabiguan at muling magsimula sa kabila ng mga kakulangang ito. Tulad sa larangan ng pagsisikap, ang kalidad o qualities ng isang matagumpay na negosyante ay hindi kailanman sumusuko sa pagkuha ng mga pera-peraso o pakunti-kunti upang magpatuloy sa paglalakbay kahit na mabigo pansamantala at maabala sa paroroonan tungo sa tagumpay. Behavior number 8, perseverance and hard work. Marahil ito ang dalawa sa pinakamahalagang qualities ng negosyante. Sa mundo po ng negosyo, hindi maaaring magkaroon ng tunay na tagumpay nang walang pagtitiyaga at pagsusumikap. Behavior number 9, commitment. Ang isang negosyante ay hindi makakamit ang tagumpay kung siya ay susuko agad-agad sa unang pagsubok pa lamang ng problema. Ang pangako sa kanyang negosyo at tagumpay nito ay nagmula sa pagnanasa na makamit ang layunin. Behavior number 10, honesty and honor. Ang isa pong napakahalagang marka ng isang mahusay na negosyante ay ang kanyang pagiging matapat at kagalang-galang sa lahat ng kanyang pakikitungo sa negosyo at interpersonal na relasyon. Ito man ay sa pagitan ng mga kasosyo, mga empleyado, mga kapantay at mga mamumuhunan. So ayan po ang 10 pinakamahalagang behaviors ng isang negosyante. Siguraduhin o tiyakin nyo po nga mayroon kayong mga ugali na ating tinalakay. And you definitely have what it takes to succeed in the world of business. I-comment nyo po sa comment section below kung mayroon po kayong behaviors na wala sa ating tinalakay. Kung nagustuhan nyo po at kung mayroon po kayong natutunan sa video na ito, paki-share and like nyo po upang mas ma-recommend po ni YouTube ang video na ito doon po sa mga taong naghahanap ng ganitong klaseng informasyon. Paki-subscribe nyo na lang po ang aking YouTube channel at huwag nyo pong kalimutang pindutin itong maliit na kampanang kakalampag sa inyo sa tuwing may bago akong video. Muli po, dalangin ko po ang inyong tagumpay at kaligtasan sa ang panigsulok ng mundo kayo naroroon at kita-kits po tayo sa mga susunod ko pang mga video.